Kahit nanalo ang Gene Kings sa Game 1 ay tila kulang ang saya ng mga Ginebra fans. Nag-aalala kasi sila sa tunay na kalagayan ni Justin Brownlee. May itinatago raw bang injury ang import ng mga magalak? Nanalo ang Barangay Ginebra sa Game 1 ng Best of 5 series nila laban sa Magnolia at masayang-masaya na naman ang Ginebra Nation. But at the same time, sa kabila ng selebrasyon ng mga fans ay marami rin ang nagwo-worry dahil sa di kagandahang performance ni Justin Brownlee. Kaya marami ang nagtatanong, injured daw ba ang two-time best import? Hindi kasi sila sanay sa ganoong performance ni JB32. Karaniwang siya ang bumabalikat sa team sa mga gipitang laro. Kapag nahihirapan ang kanyang mga kakampi, karaniwang si Justin Brownlee ang hahanap ng paraan para maka-score ang team. Iba ang nangyari noong Game 1. All night long ay struggle talaga si Justin Brownlee at kahit sa kanyang huling dalawang free throw ay sablay din. Malaking bagay sana ang 2 free throws na iyon dahil iyon ang magsisilbing assurance points ng kanilang panalo. Pero sa kung anong kadahilanan, pariho ngang usumablay. Malayo sa isang Justin Brownlee na nakilala natin, sa halip na makahinga ng maluwag, naging pigil pa ang hininga ng mga fans dahil nanatiling bukas ang pinto para sa hot shots. Kaya nga ang tanong ng marami, may injury ba ang import ng Ginebra? Injury na pilit lang itinatago upang hindi i-exploit ng kalaban. Sa isang karaniwang gabi, kapag nasa kondisyon ang two-time best import, maning-manilang sa kanya ang 28 points and higher sa bawat laro. Ngunit umiscore lang siya ng 11 points sa Game 1 and just 7 attempts. Ano ang dahilan ng biglang pagbulusok ng performance ni Justin Brownlee sa Game 1? May mga nangangamba kasi nga best of 5 series ito kung sinong team ang makatatlong panalo ay siyang aakyat sa finals. Kahit nakauna ng panalo ang Ginebra ay hindi pa rin kampante ang mga fans dahil alam naman natin kung gaano kagaling ang team ng Magnolia. Hindi basta-basta titiklop ang mga bataan ni Coach Chito Victolero. Babalik at babalik ang mga yan. Nakita naman nating lahat kung paano nila pinahirapan ang Gene Kings kahit na-eject na ang kanilang import na si Nick Rakucevic. At sa tanong ng maraming fans kung may injury daw ba si Justin Brownlee na naging dahilan ng malamyang performance nito sa Game 1, ang sagot ay malinaw na sinabi ni L.A. Tenorio. Walang injury ang kanilang import. It's just that napagplanuhan lang daw talaga ng hot shots kung paano dedepensahan si JB32. Nakakreate ng hot shot ng defensive scheme para pigilan ang two-time best import. Ngunit ang hindi napaghandaan ng Magnolia ay ang pag-i-step up naman ng ibang player ng Ginebra. Unang-una na ay si Jamie Malonzo na nag-contribute ng 21 points at humablot ng 12 rebounds. Si Jamie Malonzo ang malaking pagkakaiba sa team ng Ginebra na apat na beses tinalo ng hot shot sa mga nakaraang Manila Klasiko. Ngunit dalawang beses na silang tinalo ngayon ng Gene Kings mula nang dumating si Malonzo sa team. At kung napaghandaan ng Magnolia kung paano dedepensahan si Justin Brownlee, dapat ay naihanda rin nila ang mental toughness ng kanilang import na si Rakucevic. Physically strong but mentally weak, sabi nga ng ibang basketball analyst. Dapat na ituro nila sa kanilang Serbian import kung paano haharapin ang isang singlakas ng kalabaw na si Christian Standhardinger. Nagsorry na si Nick Rakucevic sa mga fans pati na sa mga kakampi tungkol sa nangyari noong Game 1. Pakiramdam daw niya siya ang dahilan ng pagkatalo ng kanyang team. Nangako siyang babawi sa Game 2. Tiyak na gugustuhin ding bumawi ni Justin Brownlee sa kanyang dismal performance sa Game 1. Nagkaroon sila ng isang araw na pahinga at siguradong napag-aralan na rin ng coaching staff ng Ginebra kung paano makakaalpa si Brownlee sa depensang ibinabato sa kanya ng hot shots. Kung parihong babawi ang dalawang import sa Game 2 mamaya, magiging mas mainit na sagupan ito. Napaka-crucial ang Game 2 sa magkabilang team. Kung mananalo ang Magnolia, magpapantay sila sa series. Ngunit kung makakadalawang sunod na panalo ang Ginebra, masasabi kong hello finals na para sa mga bataan ni Coach Tim Kong. At dyan lang muna ang ating halo-halo updates.
Hanggang sa muli. Bago tayo tuluyang magpaalam ay i-shoutout muna natin, pasalamatan muna natin itong ating mga viewers, sina Esen Arsenas, Cecil Fernando, Sentino Jimeno, Colo Garcia, John Christopher Socorro, Elmer Tibayan Cusi and Maricel Garcia, Ronald Verbosidad and Joel Atienza, Scout Ranger Cirilo Haum, Nald Valdez, Fidel Almario, at si Angelito Mangay. Sa mga hindi ko po na shout out, paumanhin po, pero gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa lumalago ninyong suporta. Kayo ang buhay naming mga vlogger. Salamat po.